Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pupunta sana si Mando sa bahay nila Lena at may dala nga itong pagkain. Ngunit sa kanyang pagdating ay hindi nga inaasahan na nakita niya si Lena at Rigor na naghahalikan. Kaya naman hindi na tumuloy si Mando at umalis na lang ito. Sa kabilang banda, naabutan ng mga pulis na David at ang bago nitong nilalande na babae na may ginagawang kababalaghan sa loob ng sasakyan. Sinabi nga ng mga pulis kay David kung nasaan ang ID nito. Nang mabasa ng mga pulis ang pangalan nito, sinabi nga na anak pala siya ni Rigor de Magiba. Sinabi ni David na kung pwede ba umano na pag-usapan na lang nila ito. Ayon pa sa mga pulis na maganda umano ang sasakyan nito at kung bigay ba ito ng kanyang tatay. At desidido nga ang dalawang pulis na kasuhan si David kasama ang kalaguyo nito. Naglumuhod nga si David na huwag na umanong sabihin sa tatay niya at lahat umano ng pera niya ay handa siyang ibigay basta huwag lang nitong sabihin sa tatay niya. At talaga nga namang siniswerte pa si David dahil pumayag nga ang dalawang pulis na hindi na ito kasuhan. Sinabi nga ni David sa kanyang sarili na malalagot siya sa tatay niya pag nalaman ang kalokohang ginawa niya at baka malaman pa ng tatay niya ang ginagawa niyang pagpapanggap bilang tanggol. Ayon pa kay David na kailangan niyang gumawa ng paraan para hindi makarating sa kanyang tatay ang kalokohang ginagawa niya. Maya-maya pa, tinanong ni Tinding kung nakauwi na ang mag-ama ni Tess. Ayon nga kay Tess, nawala pa umano at nag-aalala nga siya kay Camille dahil lagi na lang umanong napupuyat kakaantay kay David. Tinanong pa nga ni Tinding si Tess kung nakausap na ba nito si Beng at kausapin niya umano ito dahil hindi ba nagtataka si Tess dahil noon umano ay agad na lang itong sumusulpot ngunit ngayon ay halos hindi na nila makita. Sinabi ni Noy kay Tinding kung nakausap na ba ni Tess si Beng at sigurado umano siyang may itinatago ito dahil hindi man lang umano siya kinilala nito. Sinabi nga ni Tinding na baka ikinahihiya siya ni Beng kaya naman talagang nasaktan si Noy sa ginawa ni Beng. Sa kabilang banda, nagsimula na nga ang riot sa loob ng selda at dito ay binanatan na ang mga kaibigan ni Tanggol na mga inutusan ni Bong. Wala ngang nagawa si Tanggol dahil hindi ito makapasok dahil nakalak ang gate at isa-isa ngang nagbagsakan ang mga kaibigan ni Tanggol. Nakagawa naman ng paraan si Ben upang mabuksan ang lock at nang mabuksan ito ay hindi na nagpatumpik-tumpik si Tanggol, agad niyang sinunggaban ang mga inutusan ni Bong at nang malapitan niya ang kanyang mga kaibigan na halos wala ng buhay, dito bumuhos ang galit ni Tanggol kaya naman galit na galit niyang pinagbubugbog ang mga gumawa nito sa kanyang mga kaibigan. Kaya naman kapamilya kapit lang dahil marami pa tayong kapanapanabik na dapat abangan dito lang sa bagong yugto ng pambansang teleserye ng Sambayanan, ang EPJ's Batang Quiapo.